house. Magandang umaga, Pilipinas. Salamat po sa Diyos sa panibagong umagang kaloob. Oras po natin, 38 minuto, makalipas po ang ikapat ng umaga. Good morning, Kuya, at magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po yung araw ng Martes, ika-30 sa buwan ng Nobyembre taong 2021. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, maghahatid sa inyo ng mga humahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Metro Manila mananatili sa Alert Level 2 hanggang December 15. Hataw Balita. Omicron variant posibleng mas nakakahawa kaysa sa Delta variant, subalit wala pang indikasyon na mas nakamamatay o mas nakapagdudulot ng malubhang sakit ayon sa DOH. Hataw Balita. Number coding scheme muli nang ipatutupad sa Metro Manila. Hataw Balita. COMELEC at IATF magpupulong sa December 1 para sa nationwide mock election sa December 29. Hataw Balita. At underground river sa Palawan bubuksan na sa mga turista sa December 1. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, mananatili sa Alert Level 2 ang National Capital Region hanggang December 15. Ito'y sa kabila ng patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa National Capital Region at buong Pilipinas. Samantala, sangayon naman si Pangulong Rodrigo Duterte na gawing mandatory ulit ang paggamit ng face shield at gawing sapilitan ang pagbabakuna sa gitna ng banta ng Omicron variant. Si Lucille Lloren humahataw. Hataw Balita. Sa datos ng Department of Health kahapon, bumaba sa 665 ang mga bagong kaso ng COVID-19. Pinakamababa na naitala mula noong July 2020. Wala na ring rehiyon sa bansa na nasa moderate o high risk sa COVID-19. Ang National Capital Region, ilang linggo nang nasa low risk. Pero sa kabila ng pagbaba ng mga kaso, mananatili sa Alert Level 2 ang Kapitolyo kasama ng maraming mga lugar sa bansa hanggang December 15. Nag-iisang nasa mas mahigpit na Alert Level 3 naman ang Apayao Province. Sa unang forecast ng Octa Research Group, inihayag ng grupo na maaari nang maibaba sa Alert Level 1 ng NCR kasunod ng patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito rin ang inaasahan ng business sector lalo na sa napipintong holiday season. Pero dahil sa pagkakadiskubre ng Omicron variant, iminumungkahi ng mga health experts na maghigpit. It's not a matter of if, okay? It's a matter of when. Yeah. So talagang yan po, papasok yan just as we have experienced with Alpha, Beta, Delta, among the more compelling variants of concern, Mr. President. So kinakailangan talaga, paigtingin po natin ang ating pong PDITR strategy. Sa public address ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi, muling iminungkahi ni Health Secretary Francisco Duque III ang mandatory na paggamit ng face shield sa closed, crowded, at close contact settings of 3Cs. I think now, with the threat of this Omicron variant, it will be an added layer of protection that will really be good for the public. Si Pangulong Duterte, ipinaubayan na sa Interagency Task Force kung gagawing mandatory ulit ang face shield. Maybe we'll be strict again kayo ang task force. You have to sort it out whether we have to reimpose the shield. Kasi nakadagdag talaga. Binigyang diin din ni Duque ang kahalagahan na dapat mapanatili ang mataas na vaccination rate. Si Pangulong Duterte, sang-ayon naman na gawin ng sapilitan ang pagbabakuna. I may agree with the task force if they decide to make it mandatory. It's for public health. No, ayaw mo, huwag kang lumabas. Si Interior Secretary Eduardo Anyo, iminungkahi na maging mas istrikto na lang sa vaccination rules. Hindi po naman natin i-mandatory, but at least
will make it harder for them to live while there is pandemic. Because that's because of mutations, sir, kung hindi ma-achieve yung herd immunity. We have already LGUs who are announcing, declaring mandatory, and actually we are encouraging them. Number one is Mayor Chavit Singson. Nag-announce na po siya na sa bayan niya, hindi na welcome ang unvaccinated. At yung mga unvaccinated, hindi pwedeng pumunta ng bayan at diyan lang sa bahay. Well, unless kung meron siyang RT-PCR na negative. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lucille Lloren, Humahataw! Hataw Balita! Sa ika-anim na sunod na araw, mas mababa sa 1,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa datos ng Department of Health kahapon, bumaba sa 665 ang new COVID-19 cases. 3 laboratorio ang hindi nakapagsubmite ng datos. Ngayon, 2,832,375 na ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Sa bilang na yan, 16,289 ang mga aktibong kaso. 993 naman ang new recoveries. Ngayon, 2,767,585 na ang kabuuang bilang ng mga gumaling. 97.7% ito ng total COVID-19 cases. 141 naman ang nadagdag sa mga nasawi. Sa kasalukuyan, 48,501 na ang total deaths. Hataw Balita! Posibleng mas nakakahawa ang Omicron variant kaysa sa Delta variant. Gayunman, wala pang indikasyon na mas nakamamatay ito o mas nakapagdudulot ng malubhang sakit sa mga tinatamaan. Pero panawagan ng mga health experts ng Pilipinas sa publiko, walang puwang para maging kampante dahil hindi pa lubusang nalalaman ang kabuuang implikasyon ng bagong variant. Si Benedict Samson, Humahataw. Hataw Balita! Sa lahat ng COVID-19 variants, ang Omicron ang may pinakamaraming mutations. Doble ang dami ng mutations ito kaysa Delta variant, kaya pinangangabahang mas nakakahawa ito. 30 sa mga mutations ng Omicron ay nasa spike protein, ang parte ng virus na siyang kumakapit sa cells ng katawan na siya rin tinatarget ng mga COVID-19 vaccine. At dahil sa dami ng mga mutations ng Omicron, posibleng may epekto ito sa bisa ng mga bakuna. And so that is why there is a lot of concern na because nag-mutate yung spike protein, baka mag-decrease lang ng konti yung vaccine efficacy all the way to significant changes in that. And that's what everyone is watching very carefully po. Pero batay sa inisyal na resulta ng mga pag-aaral, wala pang indikasyon na mas nakamamatay o mas nakapagdudulot ito ng mas malubhang karamdaman kaysa sa mga naunang variants of concern. In fact, the early findings are mukhang baka mas mild. Kung swertihin po tayo, Mr. President, baka mas mild dito, although we are still watching for additional data. Bagaman posibleng nababawasan din ito ang bisa ng mga bakuna, malaki pa rin ang naibibigay na proteksyon ng mga COVID-19 vaccines laban sa Omicron. Ipinahayag na rin ng pharmaceutical company na Pfizer na maaari nilang itweak o baguhin ang kanilang bakuna laban sa Omicron kung kinakailangan. Nananatili ding epektibo ang mga RT-PCR test at antigen test sa pagdetect ng Omicron. Subalit may babala ang mga eksperto. And the fact that WHO designated this as a variant of concern very early, that is for the scientists very concerning. Kasi maaga pa lang sinabi na nila na variant of concern, that means they're really worried about it po, and it's better to take this seriously. But what really raises a lot of concern is the fact that WHO itself has designated it almost immediately as a VOC. November 24 nang ma-report sa World Health Organization ang nasabing variant at naging variant of concern pagkalipas lamang ng 2 araw. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, Humahataw! Hataw Balita! Nag-deploy ng 7 team ang Philippine National Police para sa 3 araw na vaccination ng pamahalaan. Ito'y binubuo ng 70 tauhan na idineploy sa Regional Medical and Dental Units sa Police Regional Office 3 o Camp Oliva sa Pampanga, Camp Vicente Lim sa Laguna at Camp Caringal. Mayroon ding naka-standby sa Campo Crame.
Ang mga idineploy na Medical Reserve Forces ay ipinull out sa RT-PCR swabbing facility sa Mall of Asia upang tumulong sa national vaccination rollout ng pamahalaan. Narito ang pahayag ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos. Now that the vaccine is available, we should seize the opportunity to inoculate as much of the target population to reach our herd immunity. Then we may have mitigated the health crisis or at least put up a shield of protection. Sa kabuuan ay mayroong 5,530 na Medical Reserve Force ang PNP sa buong bansa, kung saan 47 dito ang mga trained vaccinators. Naka-standby ang mga ito sa iba't ibang region offices ng PNP at nakahanda ding i-deploy kung kakailanganin pa ng DOH ng dagdag tulong. Hataw Balita. Bukod sa Metro Manila at iba pang karating lugar, pinilahan rin ang mga residente sa mga vaccination sites sa mga probinsya ang unang araw ng Nationwide Vaccination Day. Dahil sa dami, ilang lugar ang hindi nasunod ang physical distancing. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita. Sa Davao Region, 561 sites ang binuksan para sa 724,125 individuals na target na mabakunahan sa tatlong araw na nationwide vaccination. At para matiyak na hindi magiging super spreader event ang tatlong araw na vaccination drive, may mga bantay na ipinuesto ang DOH upang paalalahanan ang mga magpapabakuna sa pagsunod sa minimum public health standards. Sa Masbate, nagdikit-dikit at walang social distancing ang pila ng mga kababayan nating Masbateño na nais magpabakuna sa Claveria Covered Court. Ayon kay Department of Health Development Officer Noel Disagun, di nila inaasahan ang bulto ng bilang ng mga magpapaturok ng bakuna kontra COVID-19. Hindi namin in-expect na ganito kadami talaga, na parang ngayon pa lang, nandito na sila, ang dami-dami na. Kaya itong ating naninyo, kuminsan parang yung social distancing natin, medyo nahihirapan na din. Ang dami na namin in-request na members ng Philippine National Police. Although ngayon, inaayos na po siya. At saka yung mga barangay tanods ng Poblacion 1 and 2, nandito na din siya. Sa Camarines Norte, sa kabila ng paggamit ng dalawang malaking mall bilang katuwang ng provincial government upang maging venue sa malawakang pagbabakuna, hindi pa rin naiwasan ang pagdagsa ng mga tao para magpabakuna. Kaya hindi na nasunod ang social distancing, habang dumoble naman ang bilang ng mga katandunganon na pumunta sa vaccination site sa Lalawigan. At sa Chaong, Quezon, dumagsak ang maraming nais magpabakuna sa Chaong Convention Center mula sa target nito na nasa 5,856 lamang, habang nasa 5 lamang ang nagsasagawa ng pagtuturok ng vaccine. And we even spent mga alas 9, alas 10 na po sa vaccination site para lang yes ng gabi, para po mabakunahan yung last person na nasa loob. Kasi kung nakapila na po sila tapos papauwiin mo, ay yun po ay medyo mahirap. Tagumpay pa rin kung ituri ng LGU Chaong ang pagdami ng mga magpapabakuna sa kanilang lugar. Ibig sabihin, marami pa rin ang nais maging protektado at makaiwas na mahawa sa nakamamatay na virus. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita. Kung dinagsa ang ilang bakunahan sa bansa, nang hihinayang naman ang mga tauhan ng Department of Health dahil sa hirap na pinagdaanan bago marating ang mga liblib na lugar sa Alabat, Quezon. Ito'y dahil ayaw pa rin magpabakuna laban sa COVID-19 ng ilang mga residente doon. Si Japit Cablayda, humahataw. Hataw Balita. Halos 30% na lamang ang kailangang mabakunahan upang umabot sa herd immunity ang bayan ng Alabat, Quezon. Ngunit kahit nagtutungo na sa mga liblib na barangay ang vaccination team ng Rural Health Unit ng Alabat, matumal pa rin ang mga nais magpabakuna. Gaya na lamang sa sitio Kanumay sa barangay Villa Norte, kung saan halos 20 lamang ang nagpabakuna mula sa target nitong halos 100. Kanina dito pagdating namin wala pang katao-tao, kaya medyo mabasa na babakunahan namin. Tapos nagdatingan sila pero konti pa rin, hindi ganun ang ini-expect naming figure. Isa si Melissa Cabanag sa nagpabakuna.
ngunit hindi umano niya mapilit ang kanyang mga magulang kahit malapit lang ang vaccination site sa kanilang bahay. Natatakot. Ininervious daw sila. Baka daw po maraming side effect. Ang payo ko lang ang po sa kagaya kong natatakot. Eh di, kung halimbawa po, eh wag silang gumaya sa akin, natatakot. At talaga pong importante po daw nga yung bakuna. Itinuturok lang naman namin kung anong ibinibigay, kung ilan ang ina-allocate sa amin ng office, ng Provincial Health Office. Pag sinabing kuha kayo ng vaccine, kuha. Kahit expiring, kinukuha namin. Pero kailangan obligated kaming iturok bago mag-expire. Kaparehas din ang sitwasyon sa kalapit nitong Sitio Central na mahigit 30 lamang ang nagpabakuna mula sa target na mabakunahan na mahigit 300. Simula pa noong Biyernes, nag-umpisa na silang magtungo sa mga malalayong barangay. Sana naman po yung effort ng sangguniang barangay ay dagdagan pa nila na maghakot sila ng mga taong babakunahan dito sa dalawang vaccination sites ng Barangay Villanorte. Ano po? Para naman po hindi masayang yung pagpunta namin at yung effort din namin at ng effort ng lahat. Sa ngayon ay wala pang ultra low freezer ang Alabat at iisa lamang ang vaccine refrigerator na mayroon sila kaya kailangang agad na maibakuna tulad ng Pfizer at Moderna. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Alabat, Quezon, Japet Cablayda, humahataw. Hataw Balita. May pa-raffle naman na bagong cellphone at 25 kilos na bigas ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad Benguet sa lahat ng magpapabakuna sa tatlong araw na bayanihan bakunahan. Bahagi ito ng kanilang estratehiya para marami ang mahikayat na magpabakuna. Si Chantal Kaya Oos, humahataw. Hataw Balita. Nagsagawa ng iba't ibang pamamaraan ang munisipalidad ng La Trinidad Benguet sa unang araw ng National Vaccination Days upang makahikayat sa mga residenteng hindi pa nababakunahan kontra COVID-19. 7 vaccination sites ang sabay-sabay na binuksan sa La Trinidad na layong mailapit sa mga residente ang pagbabakuna kontra coronavirus disease. Kabilang sa mga vaccination site na binuksan ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center, Benguet General Hospital, Cordillera Hospital of the Divine Grace, Kilometer 5 Parking Area, Tawang Elementary School at Benguet State University Gymnasium. Maliban dito, isang pop-up vaccination tent din sa BSU Centennial Park ang binuksan sa publiko mula alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. So in La Trinidad kasi, we still have around 43,000 individuals to be given first dose. Kaya lahat ng mga pwedeng venue for vaccination in-open ng Trinidad, just like kung saan yung workplace, gano'n. Upang lalong makatawag pansin ang ginagawang pagbabakuna ng LGU, nakaabang din ang raffle prizes para sa mga tutugon sa programa. 6 na cellphone, 15 kaban ng 25 kilos ng bigas at iba pang papremyo. Patuloy rin ang isasagawang motorcade drum beat na iikot sa munisipalidad para sa 3 araw na pagbabakuna. Umaasa naman ang LGU na tutugunin ng mga residente ang paanyaya para sa pagbabakuna na siyang proteksyon laban sa coronavirus disease. The moment, ang ano natin is nakikita natin konti yung dumarating. So we just hope nga because of the different sites na hati-hati yung mga tao para hindi lang iisa yung pupuntahan nila. Sa kabuuan, target ng probinsya ng Benguet na makapagbakuna ng 79,922 na individual sa 3 araw na bakunahan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa La Trinidad, Benguet, Chantal Kayaos, humahataw! Hataw Balita! Hoy, ipatutupad na muli ang number coding scheme sa Metro Manila sa loob ng linggong ito. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos, iiral ito sa pagitan ng tinatawag na rush hour mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sakop lamang nito ang mga pribadong sasakyan. Naritong pahayag ni MMDA Chairman Benhur Abalos Jr.
since napirmahan na ito, ipapublish pa namin sa official gazette. So siguro bukas pa namin ipapublish dito. So it will give us time na para paghandaan to ng ating mga kababayan. So siguro we'll give it more or less mga 2 or 3 days for the implementation of this. Kasi mahirap baka magkalituhan ng mga kababayan natin eh. Magpupulong ang Commission on Elections at Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases IATF-EID sa December 1 para sa isasagawang nationwide mock election sa December 29. Sasagawa ang mock election sa 6 na probinsya at sa National Capital Region. Sa Luzon, ito'y gaganapin sa Isabela at Albay, sa Negros Oriental at Leyte naman, sa Visayas Region, samantalang sa Mindanao ay sa Davao del Sur. Mayroon din ito sa National Capital Region, partikular sa Pateros, Lungsod ng Taguig at Pasay. Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay sa probinsya ng Maguindanao. Sa Kabuuan ay sasagawa ito sa 34 na barangay sa buong bansa at may target na 4,800 na registered voters. Tig 100 bawat clustered precinct, liban na lamang sa Pasay na 800 kada clustered precinct. Narito ang pahayag ni COMELEC spokesperson at Director James Jimenez. To discuss the security preparations for the mock elections. Medyo ano kasi, malaki yung mock elections eh. The mock elections will involve real voters and real boards of election inspectors. So there's a lot of concern about safety and security. Hataw Balita! Nasa 89 na aspirants ang may petisyon na kanselahin ang kanilang Certificate of Candidacy o COC. Dalawalang dito ang tumatakbo sa national position. Ito ay sina Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may dalawang petisyon for cancellation of COC at si Rafi Tulpo na tumatakbo bilang senador. At ang iba sa mga ito ay mga local position na ang tinatakbuhan. Sa kaso ni Marcos, isa pa lang sa kanyang cancellation case ang natapos na ang preliminary conference. Subalit wala pang petsa kung kailan magsumite ng memorandum ang magkabilang panig. Samantala, may 76 na rin na party list groups at political parties ang mayroon ng pinal na desisyon para sa kanilang dismissal. Kabilang na rito ang Agila ng Masang Pilipino, Ayuda, political party na Makakalikasan at iba pa. 139 party list naman ang inisyal na inaprubahan ng COMELEC na makasama sa pinal na listahan para sa 2022 elections. Sa December 15, 2021, nakatakda na ilabas ang pinal na listahan ng mga kandidato para sa 2022 elections na maglalagay ang pangalan sa balota. Para naman sa MCGI Cares, the legacy continues update. Isa sa mga sektor ng ating lipunan na marapat bigyang pansin at tulungan ay ang mga kapwa-tao nating may kapansanan. Sa isang mahirap na bansa gaya ng Ghana sa Afrika, lalo ngang mas mahirap ang kanilang kalagayan. Subalit hindi pa rin sila dapat mawalan ng pag-asa. Ito ang mabuting balita na ihatid sa atin ni Brother Ronald Lobedorial live. Magandang umaga, Brother Ronald! Magandang umaga, Brother Sherwin! Sa aming muling paglilibot-libot dito sa Ghana ay nakilala namin si Philip Amerbotse na isang person with disability o PWD. Tunghayan po natin ang kanyang kwento kung papaano ang mga kagaya niyang PWD ay hindi binigo ang kanilang pag-asa at pananalig na may Diyos na nakikinig sa ating mga kahilingan. Visually bad person because of the coma. And my mother do the same thing because of her advanced speed. Nakilala namin si Philip Amivorce
sa pamamagitan ng kanyang kaibigan. Nalaman niya rito ang tungkol sa magagandang proyektong pagkawang gawa ng Members Church of God International o MCGI. 26 na taon na mula nang magsimulang lumabo ang mga mata ni Philip. Ayon sa mga doktor, mayroon siyang glaucoma. Bagamat ilang ospital na ang kanyang pinuntahan, subalit bigo siyang makasumpong ng lunas. That day, when I completed Jesus, that was in 1995. So I came down to a guy here. And I was visiting hospitals, open hospitals. Unfortunately, I lost the left eye and the right eye too hard to be operated upon. Bukod sa kanya ay malabo na rin ang paningin ng kanyang inang 90 anyos na. Kaya naman madalas na pagkakataon ay hindi na sila makalabas ng bahay. Wala silang magawa kundi ang umasa na lang sa tulong ng kanilang mga kamag-anak at mga kapitbahay. Thanks to family members, which hardly comes. At dahil sa madalas na pagkakataon ay walang tulong na dumarating, kung kaya't I've become used to it. It's very difficult. At times because you are not sleeping on an empty stomach that wake up in the middle of the night. And you find it very difficult to sleep again. Nakatira lamang sila sa isang maliit na silid sa Labadi, Accra, sa Ghana. Problema rin nila ang pang-upa ngayong buwan. Ibig sana niyang makapagtinda ng isda upang maipantustos sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Kawikaan 19:17. Ang mga salitang ito ng Biblia ang pinagsisikapang magawa ng Members Church of God International. Kaya naman nagiging kilala ang MCGI sa iba't ibang lugar na naglilibot at gumagawa ng mabuti sa lahat. Laking pasasalamat sa Diyos ni Philip at ng kanyang pamilya sa mga biyayang kanilang natanggap sa MCGI. We thank God for making it possible for us to meet with you. We are extremely grateful to you for the provision of our daily food. And we remain thankful to you for his protection and many things that he continues to do for us. We thank God once again. Ngayon, sa awa at tulong ng Diyos, ay hindi na matutulog na kumakalam ang sikmura ni Philip at ang kanyang ina. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan, magpakailanman. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na makagawa tayo ng mabuti sa ating kapwang nangangailangan. Ang mga katulad ni Ginoong Philip at ng kanyang ina ang mga lubos na nangangailangan ng pagdamay ng MCGI. Nakakatuwa sa tuwing naririnig natin mula sa ating mga kapwa, tao ang pagpuri at pagpapasalamat sa Diyos. Tunay na salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at paggawa na ang dukha ay tumatanggap ng kanyang walang hanggang kagandahang loob. Mula dito sa Ghana, Africa, ako si Brother Ronald Lobidorial, MCGI Cares. The legacy continues. Works of faith, hope, and love. For the glory of God. Balik sa iyo, Brother Sherwin. Salamat sa Diyos, Brother Ronald, at kapag ka naghahanap kayo ng matutulungan, ay lagi kayong nakakasumpong dyan sa inyong lugar, Brother Ronald. Opo, ito ay sa awa at tulong ng Diyos, Brother Sherwin, at tayo laging may pagkakataong makagawa ng mabuti. Salamat sa Diyos sa ating mga kapatid sa buong mundo.
Ayan. Maraming salamat sa Diyos, Brother Ronald Lumidorial, nag-uulat ng live mula sa Ghana, Africa. Kabilang din sa mabibigyang tugon ang mga kahilingan nila Adele Patricia, Susana Misa, Joseph Kiere, Gertrude Billivelt, Pinehas Starjoy, Rebecca Otto, Grace Amoa, Diana Odamete at Emmanuel Freco. Tuloy-tuloy lang ang ginagawang pagkakawang gawa ng Members Church of God International sa iba't ibang panig ng buong daigdig. Ito'y bilang pagsunod sa aral ng Diyos sa Biblia na samantalahin ang bawat pagkakataon na gumawa ng mabuti sa lahat nang walang inaasahang anumang kapalit. Dahil MCGI cares and as we celebrate ang dating daan's 41 years of zealous truthcasting, the legacy continues through good works with faith, hope and love for the glory of God. Salamat sa Diyos. Abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita Pilipinas. Hataw Balita. Bacolod City, nahigitan pa ang target na 22,000 na mabakunahan sa unang araw ng National Vaccination Days. Hataw Balita. Bureau of Correction Director General Gerald Bantag, sasampahan ang kaso sa Ombudsman ng Muntinlupa City LGU dahil sa paglalagay ng pader sa isang lugar sa poblasyon Muntinlupa City. Hataw Balita. At underground river sa Palawan, bubuksan na sa mga turista sa December 1. Hataw Balita. Tuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Pilipinas. Mas madali nang maipararating sa serbisyong bayanihan ang inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng aming social media accounts. Sa live stream ng aming programa, i-type sa comment section ang inyong pangalan at ang inyong suliranin o kahilingan na ibig ninyong aming maaksyonan. Hintayin ang aming reply at posibleng isa kayo sa aming tatawagan at makakausap ng live. Ako ang inyong Kuya Daniel Razon at dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito po ang serbisyong bayanihan. Labing isang minuto makalipas po ang ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nahigitan pa ng Bacolod City ang target na 22,000 na mga residenteng kailangang mabakunahan sa loob ng isang araw para sa tatlong araw na bayanihan bakunahan ng pamahalaan. Si Berlin Mati humahataw. Hataw Balita. Nasa 29,047 na mga residente ang nabakunahan para sa unang araw ng National Vaccination sa lungsod ng Bacolod. Nahigitan pa ang 22,000 target na mabakunahan sa syudad. Malaking tulong ang pagbubukas ng lokal na pamahalaan sa 42 vaccination sites na maaaring puntahan ng mga gustong magpabakuna na malapit sa kanilang lugar. Simula November 29 hanggang December 1 ay mayroong mga eskwelahan, barangay at mga malls na inilaan para maging vaccination site. Ang pagbabakuna ay magsisimula alas 8 ng umaga sa paaralan at alas 10 naman sa mga malls. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Bacolod City, Verlin Mati, humahataw! Hataw Balita. Aabot sa 1,000,000 ang target na mabakunahan ng Department of Health sa Bicol Region sa Nationwide Vaccination Days. Tiniyak naman ng DOH na sapat ang supply ng bakuna sa rehiyon. Si Venus Palles humahataw. Hataw Balita.
Official nang dilunsad kahapon ang National Vaccination Day sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Mayigit 1 million ang target ng DOH Region 5 na mabakunahan sa 3 araw upang maabot ang herd immunity bago matapos ang taon. Ayon kay Dr. Perchito Abilino ng DOH 5, kung dati limitado ang dumarating na bakuna sa rehiyon, ngayon sapat na anya ang bakuna para sa mga Bicolano. In the past kasi, di ba, talagang limitado yung vaccine availability. So ngayon, tinugunan na tayo ng ating national government. Talagang umuulan na talaga ng malakas ng bakuna. So yun na yung oportunidad, hudyat, na dapat ang mga Bicolano sabayan na yon para mabakunahan tayo. Kumbaga, huli man daw pero dapat humabol pa rin. Ayon pa kay Abilino, huwag nang mamili ng brand ng bakuna at huwag nang magdalawang isip pa na tumanggap ng bakuna upang magkaroon ng proteksyon laban sa COVID-19. Dahil na po kita magduwa-duwa, taang virus po, dahil man nagduwa-duwa. Naku, huwag nang choosy. Yun lang. Samantala, nanawagan ng DOH Bicol sa sangguniang kabataan sa rehiyon na tulungan sila na hikayatin ang mga kaedad nila na magpabakuna. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Legazpi City Albay, Venus Palias, humahataw. Hataw Balita. Matapos makapagtalaan ng mababang porsyento ng bilang ng mga nababakunahan sa Bicol Region, tumulong na ang iba't ibang non-government organization sa mga lokal na pamahalaan upang mapabilis ang pagbabakuna sa rehiyon. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Dahil sa pagdagsa ng mga Bicolano sa unang araw ng National Vaccination Day kahapon, tumulong na ang iba't ibang mga NGO sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon upang lalong mapabilis ang bakunahan. Sa Camarines Norte, 2 malaking mall ang naging katuwang ng provincial government upang maging venue ng pagbabakuna sa mga residente nito kasama na ang mga bata. As our commitment with the LGU, kaisa kami na makarecover ng ekonomiya ng ating bansa sa pandemyang ito. So the higher the number na mai-reach natin ngayon, mas maganda. Sa Albay naman, pinangunahan ng Police Regional Office 5 ang pagkakaroon ng vaccination drive sa Camp Ola sa Legazpi City. 46 PNP personnel na may medical-related courses ang tumulong na sa pagbabakuna. Positibo naman ang naging tugon ng mga taga-Catanduanes sa panawagan ng Provincial DOH na sumunod sa programa ng National Government para sa 3 araw ng malawakang pagbabakuna. Ito'y matapos dumoble ang bilang ng mga Catanduano na pumunta sa mga vaccination sites sa lalawigan. Sa pinakahuling ulat na inilabas ng DOH Region 5, nasa 2,481,195 ang mga Bicolanong hindi pa nababakunahan. Target ng ahensya na sa 3 araw na National Vaccination Day ay mabakunahan ng 1.2 milyong mga Bicolano upang maabot ang herd immunity sa lalong madaling panahon. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Karamihan ng mga nagpabakuna na kabataan sa Malolo City, Bulacan ay mga walk-in. Umabot sa 1,500 kabataan edad 12 hanggang 17 ang nabakunahan sa unang araw ng National Vaccination Day. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Dumagsa biglang mga nais magpabakuna laban sa COVID-19 sa Hiyas Pavilion sa Malolo City kahapon. Nasa 1,500 kabataang Bulakenyo ang naka-avail ng first dose sa unang araw ng National Vaccination Day sa Provincial Vaccination Center sa Bulacan. At 1,000 sa mga ito ay walk-in. Ayon kay Dr. Jordi Celis, mas marami ang walk-in kumpara sa talagang nagpa-schedule ng pagbabakuna. Dito kasi, nag-accept kami ng walk-in ngayon. So hindi lang yung mga pre-registered before ang tinatanggap namin. So we are hoping na at least 2,000 tayo per day. Titignan natin kung ilan yung mga dadating pa mag-walk-in. Hopefully, 1,000 per day ma-accommodate namin. Gaya na lang ni Aling Maternidad Ruego na 1 walk-in. Malakas ang loob na nagtungo sa Provincial Vaccination Center upang pabakunahan ang 3 anak. Ako po ay bakunado na, kaya nag-absent po ako sa trabaho para mabakunahan yung 3 anak ko.
importante po para sa akin para hindi malayo po sila sa sakit. Po, lalo na po sa face-to-face na sa darating na January. Nagtungo din sa vaccination site sa Bulacan si DOH Assistant Secretary Enrique Tayag upang tumulong magbakuna sa mga kabataan. Nanawagan din si Asik Tayag sa mga volunteers na sana ay tumugon sa panawagan ng gobyerno upang mas marami pa ang mabakunahan. Tinatawagan ko rin po yung mga kasamahan ko, magboluntaryo na po kayo sapagkat kailangan ng maraming bakunador at yung magiging code para nang sa ganun tuloy-tuloy ang serbisyo po natin. Nagpaalala rin si Asik Tayag na kahit bakunado na ay patuloy pa rin mag-ingat at sumunod sa health protocols, lalo't ngayon ay may panibagong variant ng COVID-19. Samantala, 1.5 million ang target na mabakunahan sa tatlong araw na national vaccination sa Region 3. 142,000 dito ay sa Bulacan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Nakabalik na sa kani-kanilang tahanan ang nasa 2,000 pamilyang inilikas dahil sa sagupaan sa pagitan ng militar at ABUSEF group sa lalawigan ng Sulu. 1,600 pamilya rito ay mula sa siyam na barangay sa Patikul at higit 300 naman mula sa ilalim ng barangay program, pinagkalooban ng higit 300 naman mula Budbunga, Talipao. Sa ilalim ng Balik Barangay Program, pinagkalooban sila ng cash assistance, relief goods at medical assistance. Mayroon na ring livelihood program para sa mga residente. Biligyan na ang komunidad ng klinika, water system, covered court at mga kalsada. Sinimulan na rin ang DepEd na ibalik ang edukasyon sa lugar at huwag ang mga sundalong sinanay para magturo sa alternative learning. Narito ang pahayag ng tagapagsalita ng Western Mindanao Command na si Major Andrew Linaw. For almost 20 years is nakabalik na yung mga estudyante sa kanilang pag-aaralan with the help of our soldiers and the BARM. Especially on the education na aspect, is natulungan itong mga communities mag-aral ulit. Tiniyak naman ng AFP na ligtas na sa mga lugar at nangako rin ang mga residente na makikipagtulungan sa otoridad upang wag nang makabalik ang mga bandido. Hataw Balita! Nakatakdang sampahan ang kasong administratibo at sibil sa Ombudsman si Bureau of Correction Director General Gerald Bantag dahil sa paglalagay ng pader sa isang lugar sa poblasyon Muntinlupa City. Idineklara na rin persona non grata ng LGU si General Bantag. Si Mac Cordoba humahataw. Hataw Balita! Ganito na ang itsura ngayon ng pangunahing kalsada sa isang bahagi ng barangay poblasyon Muntinlupa City matapos ipahukay ng mga tauhan ng Bucor gamit ang backhoe noong Sabado ng umaga. Bukod sa may panibagong tayo ng ilang patong na hollow blocks, nilagyan na rin ng Bucor ng barbed wire ang unahan ng may malawak na hukay upang mapigilan ang mga tao na makadaan at muling gibain ang pader na unang itinayo ng Bucor nitong Biyernes ng gabi. Kaya naman dumadaing ngayon ng ilang mga residente ng Katulungan Village dahil ang 9 na pisong dati nilang pasahe sa tricycle ngayon ay 35 pesos na. Malayo din anila ang iniikutan nilang daan para lamang makatawid mula sa nakasanayan na nilang kalsada. Di bali po sasakay ng tricycle 25, tapos sasakay po ulit ng panibagong jeep. Ang sa jeep naman po papuntang mall 10 pesos. Papunta lang. Ang problema din po diyan hindi makalabas ng main gate . Kaya gagasos ka ng 10, makakalabas ka naman. Pero pagbalik, pahirapan po talaga. ID po ng Bucor ang kailangan. Kaya ikot po talaga mangyayari. So sana naman po, pagbigyan. Pantao po to. Hindi po kayo mga preso. Yun lang po, nakakaiyak kayo. Hindi kayo pantao. Ang hiling lang po namin, konsensya naman. Kasi pare-pareho naman po kasi kami, di ba? Pare-pareho lang naman tayo tao. Pare-pareho naman pong nahihirapan. So, mabuti na lang po yung katulad na may mga sasakyan. Makakaikot po sila kung saan dapat dumaan. Ikatulad namin na halos naglalakad na lang po kami. Saan po ba kami paparoon? Saan kami pupunta?
Ang hinihiling lang po namin, konsiderasyon naman. Konsiderasyon na makatao. Ang mga hinaing ng mga apektadong residente ang nag-udyok umano sa pamahalaang lungsod ng Muntinlupa upang sampahan ng kaso sa ombudsman si Bantag. Ayon kay Muntinlupa City Councilor Raul Coro, walang abiso at koordinasyon ang Bucor sa kanilang paglalagay ng harang na pader. Isa sa resolusyon po namin doon ay pagsasampa ng kasong sibil, kriminal at administratibo. No? Yung sa administrative case po ay kausap ko yung ating city legal office. Ay isa po ang case na ipafile namin sa ombudsman for abuse of authority. No? Doon naman sa civil case ay magpafile po kami ng injunction, no? Na hinihiling po namin sa korte na patigilin po at buksan muli ang kalsadang isinara ng Bucor. Sagot naman ng Bucor, ginawa lang umano nila ang mandato ng batas na iginawad sa kanila at hindi sila patitinag dahil lang anila sa may mga kumukontra. Basta tumatalima lamang po ang ating mahal na DG sa batas at mandate na ibinigay sa kanya. At hindi po tayo titigil dahil lamang sa may kumukontra, ang gagawin lang naman natin ay ipinapatupad ang ating mandate. So there must be political will, really. Kailan ba natin gagawin ito kung hindi ngayon? Dahil lang ba sa gusto natin na walang magalit sa atin, ay hindi na natin gagawin ang ating trabaho? Hindi naman sa ganun. Hindi kami palamuti dito, hindi kami decoration lang. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mac Cordova, humahataw! Hataw, balita! Unti-unti nang nakakabango ng sektor ng turismo sa Baguio City na tinuguriang summer capital ng bansa sa pagbubukas ng turismo sa lungsod. Si Grace Flores, humahataw. Hataw, balita! Isang buwan nang nakakaran mula ng buksan ng Baguio City sa mga turista ang City of Pines. Mula noon tuloy-tuloy na ang pag-akyat ng libo-libong turista na namamasyal sa mga pangunahing tourist attraction sa syudad. Masaya ang mga may-ari ng mga bisikleta at bangka na pinapaupa sa Burnham Park sa pagbabalik ng maraming turista lalo na tuwing weekend. Kumbaga, unti-unti na tayo nakakabawi. Doon na rin natin makita na we hope for a better normal na umayos na lahat, maging stable na. Kaya kung 2,000, yung 3,000, kung kaya nilang increase, pwede naman as long as we follow the safety protocols. Kaya katulad sa amin, sanitation or sanitize after boat. Nakakatulong sa negosyo namin kasi talagang kuminsan ay nakakatulong naman talaga yung tourists natin sa about business. Tsaka kung 3,000, siyempre nakikinabang yung mga like hotel, mga lahat ng mga business dito sa Baguio. At least naman, tinangkiling na nila yung mga lugar natin na Baguio, pinili nilang Baguio na pinagbakasyon na nila. Ayon sa mga negosyante, tiniyak nilang nasusunod pa rin ang health and safety protocols laban sa COVID-19 sa mga namamasyal sa lugar. Sa tala ng City Tourism Office, nasa mahigit 12,000 na turista ang umakyat sa City of Pines nitong weekend. Dinagsa naman ng ilang turista ang Session Road kung saan may nabibiling pasalubong at sari-saring gulay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Doctolero Flores, humahataw! Hataw Balita! Good news! Nakatakda ng buksang muli sa mga local tourist ang pamosong underground river sa Palawan simula sa December 1. Kailangan lang na fully vaccinated contra COVID-19 ang bawat bibisita dito. Si Andy Pagayona, humahataw! Hataw Balita! Halos 2 taon na magsara ang ipinagmamalaking tourist destination na underground river sa Palawan dahil sa pandemya. Ngunit bunsod ng patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa probinsya, nakatakda na itong buksan sa mga turista sa December 1 o sa Miyerkules. Ayon sa pamunuan ng Puerto Princesa, handa na ang kanilang tanggapan upang muling tumanggap ng mga panauhin. Uunahin lang nila ang mga local tourists, lalo na ang mga Palawenyo na fully vaccinated na. Handa-handaan na, no, ang ating
mga kasamahan especially, pero may mga requirements tayo, no, mas kailangan, like yung dapat kompleto ang bakuna ng mga papasok dito. Ikinatuwa naman ng ilang mga bangkero ang muling pagbubukas ng Underground River dahil magkakaroon na silang muli ng hanap buhay. Mas masaya po kami kasi babalik po ang magandang turismo, kabuhayan na maganda sa ating katulad naming mandaragat. Malaking tulong po sin sa amin. Samantala, nagpaalala rin ang pamunaan ng Puerto Princesa sa mga bibisita sa Underground River na siguruduhing dala ang kanilang mga requirements upang makaiwas sa abala. Opo, fully vaccinated dapat ang mga papasok sa PPUR at yan po ay hihingi naming requirement na as proof po ng inyong kagustuhang pagpunta, meron pong kopya ng card na hihingi. Sa unti-unting pagbubukas ng turismo dito sa lalawigan ng Palawan, umaasa ang ating mga kababayan na magkakaroon ng pagbabago ang takbo ng kanilang pamumuhay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Palawan, Andy Pagayona, humahataw! Pinagtutuunan ng pansin ng Taiwan ang smart agriculture, kaya naman tagumpay ang sektor na ito at malaki ang naiaambag sa ekonomiya. Dahil naman sa layuning maipalaganap ang technology-driven agriculture, may internship program din na binuksan ng pamahalaan para sa mga Pinoy na magsasaka. Narito ang report ni Mary Jo Maleriado. Hataw Balita! Pilipinas, magtanim ay hindi biro. Dito sa Taiwan, mas madali ang pagtatanim dahil sa world-renowned technology nito. Karamihan ng mga sakahan sa Taiwan, pag-aari ng mga small-scale farmers. Pero dahil sa smart agriculture na gamit ng Taiwan, tipid sila sa labor, mataas ang crop production at ligtas at convenient ang farming environment. Alam niyo ba na ang Taiwan ay may 110.1% rice self-sufficiency rate? Sa kabila ng 22% lamang ng land area nito ang nagagamit sa pagsasaka. Kaya halos hindi na nila kailangan pa mag-import ng bigas. Ang dairy farming ay maliit lamang na sektor ng main agriculture industry sa Taiwan. Pero nasa 560 ang dairy farms dito na may 136,000 dairy cows. Dito sa isang dairy farm sa Changhua, gumagamit sila ng automatic milking at feeding robots. Dahil dito, mas mapapadali ang management at production ng high quality milk. Kaya naman sa kagustuhan ng Taiwan na maibahagi sa ibang bansa ang tagumpay nito sa larangan ng agrikultura, naglunsad ng isang internship program ang Council of Agriculture o COA at Taipei Economic and Cultural Office o TECO para sa Filipino young farmers. Sa pakikipagtulungan ito ng Manila Economic and Cultural Office at Philippine Department of Agriculture. Kabilang sina CJ at Samuel sa 29 na mga Pilipino na mapalad na napili upang matuto ng modern farming at techniques at marketing strategy. Sa pamamagitan po ng paggamit ng mga bagong teknolohiya, mas mababawasan po yung ating cost of production at mas mai-improve po yung produkto ng ating mga magsasaka. Makakatulong po sa Pilipinas yung experience namin dito sa about sa modern technology nila. Sa mga advanced technology courses sa mga university dito sa Taiwan, nadaragdagan ang mga Pilipinong nag-aaral dito ngayon. Sa pinakahuling tala ng TECO, nasa mahigit 2,000 na ang Pinoy students sa Taiwan. Ayon kay Michael Angelo, isang Filipino student, napili niya ang Taiwan dahil sa maunlad na technology education. Taiwan offers a lot of experience and a lot of exciting cultural differences. Taiwan is one of the most progressive countries in terms of sciences and technology education. Ang dami nila ditong mga tinuturo na hindi kagad na ituturo sa Pilipinas or hindi na i-implement sa Pilipinas.
In my case, artificial intelligence technology, that's my line of study dito sa Taiwan as a master's student. Artificial intelligence technology, although it's booming around the world, Taiwan is one of the most aggressive country to study artificial intelligence. Dahil sa naging tagumpay ng Taiwan laban sa COVID-19, face-to-face ang mga klase dito sa mga eskwelahan. Sa mga Pilipinong nais na mag-aral sa Taiwan, nagkakaloob ng scholarship grant ng Taiwan government para sa undergraduate, postgraduate courses at Mandarin language program. Bagamat extended hanggang July 31, 2022 ang visa-free program ng Taiwan para sa mga Philippine passport holders, limitado lamang ang pinapayagang makapasok dahil sa pandemic restriction. Mary Jo Maleriado, UNTV News and Rescue, Taiwan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang galing naman ng Taiwan at binabati natin ang Taiwan. At Jeprox, binabati ko rin ang happy birthday si Andy Pagayona, ang reporter natin sa Palawan, at ang ate ko si Marilu Pulubo. Happy birthday, birthday nila si Andres Bonifacio. Ayan, Bonifacio Day nga pala ngayon. Ano? Tayo po ay nag-aanyaya muli sa mass indoctrination na magsisimula po sa December 6. Tuwing alas 7 po ng gabi sa MCGI social media accounts. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Members Church of God International. Bukas po ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Subaybayin din ang 24/7 live streaming ng mga programa ng UNTV sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Unang Juan Kapitulo 4, Talatang 18. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong maga ng Martes, ika-30 sa buwan ng Nobyembre 2021. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At lagi po sana nating tandaan, sa panahon ng pandemya, Diyos ang ating pag-asa. Hanggang bukas kung loloobin po ng Panginoon. Maraming salamat po.